kahit gaano kamahal yung product na yan, kung hindi hiyang or hindi approved ni baby, hindi mo yan papagamit sa anak mo. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Gem Manaloto, and for today's video, ang pag-uusapan naman natin is about best and worst baby products. So if you're interested, please keep on watching. Ano nga ba ang mga best and worst baby products? May mag-agree kaya sa akin kapag sinabi kong there is no such thing as worst and best baby products? Bakit mo naman nasabi yun? Simple lang. One word. Hiyang. Siguro naman lahat tayo familiar sa word na hiyang. Kahit yung mga matatanda sinasabi yun, ay hiyangan lang yan. Pati naman sa mga baby, ganun yun. For example, si Jaden, nung hindi pa siya pinapanganak, ang binili ko na is lactacid blue para sa body wash niya. So yun ang ginamit namin for him nung lumabas na siya. Okay naman yung product. Hindi siya nagkaka-rashes, walang something na lumalabas sa balat niya. Okay yung balat niya, soft, makinis, ganyan. Tapos, yung face niya kasi, hindi namin ginagamitan ng any product. So, water lang ang pinanghugas namin. Ang nangyari, naging dry yung face niya. Siguro dahil sa weather or dahil nag-adjust pa lang yung baby. So, naghanap ako ng product na pwede kong i-apply sa face niya. And ang nakita ko and tinry ko is yung Cetaphil Baby Face and Body Lotion. So, bumili ako ng maliit kasi nga baka hindi niya mahiyang. Sayang naman kung bumili ako ng malaki at hindi rin naman namin gagamitin. So, ginamit namin para kay baby yung Cetaphil Lotion and okay naman. Effective. Nawala yung dryness ng mukha niya, naging makinis yung mukha niya, okay na yung face niya ngayon. Tapos, eventually, bumili na lang din ako ng Cetaphil Body Wash nung naubos na yung lactacid blue na ginagamit niya. So, ginamit namin yung Cetaphil Body Wash, okay rin naman sa balat ni baby. Hindi siya nagkaka-rashes, maganda yung skin niya ngayon. So, both lactacid blue and Cetaphil para kay Jaden, okay. And pati sa mga diapers. Ang diaper ni Jaden is Huggies. Pero one time nagtry ako ng EQ, which is much cheaper than Huggies. So, bumili ako ng small pack kasi nga, baka hindi niya mahiyang, sayang naman kung bumili ako ng malaki. So, ginamit namin sa kanyang EQ, okay naman din. Hindi siya nagkaka-rashes, walang redness sa mga singit niya, ganyan. Pati naman sa Huggies, ganun. Which is good. Both EQ and Huggies, hiyang kay Jaden. Pati sa water. Ang water na ginagamit namin sa milk ni Jaden dati is Wilkins Distilled Drinking Water. Eh dahil nga nagka-COVID, hindi ko alam, wala akong mabilan, wala akong mahanap na nagtitinda ng Wilkins. Ang available lang sa mga supermarket is Nature Spring Distilled Drinking Water. Nag-asa ko ng mga opinion ng iba, okay lang daw kahit ano, basta distilled water. So, ang ginagamit na ngayon ni Jaden is Nature Spring Distilled Drinking Water, which is good naman. Hindi naman siya nag-poop, hindi nagbago yung poop niya, hindi naglolo yung chan niya. Kaya, para kay Jaden, okay ang Wilkins, okay din ang Nature Spring Distilled Water. So, anong gusto kong sabihin? Anong gusto kong palabasin? Simple lang po, walang worst and best baby products. Nakadepende po yan sa reaction ng baby sa mga products na yon. Posibleng yung ibang baby mag-crushes sa EQ, sa Huggies, hindi. Posibleng yung ibang baby magloko ang chan sa Wilkins, sa Nature Spring, hindi. Posible naman na dry ang skin ni baby sa lactacid, sa Cetaphil, hindi. Depende po yan kay baby. Most of us po kasi, nasa isip na the more na mas mahal yung product, mas maganda at mas effective. Which is hindi po totoo para sa akin, in my opinion. Kasi kahit gaano kamahal yung product na yan, kung hindi hiyang or hindi approved ni baby, hindi mo yan papagamit sa anak mo. Kasi kahit gaano kamahal yan, kung nagra-rush naman siya, kung nagkakasakit naman siya, bakit mo papagamit? Diba? Kumbaga sa ibang bagay po, meron tayong tinatawag na trial and error, meron din, parang ganun din po yung ginagawa natin sa mga babies natin. Siyempre, hindi pa naman natin alam kung ano yung the best para sa kanila. So, magta-try tayo na magta-try hanggang sa mahanap natin yung product na suitable and the best para sa baby natin.
So, that's it for this video. I hope na explain ko na mabuti yung gusto kong sabihin. And if you agree or disagree, comment down below. Comment your thoughts and please like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye! Every single day.